hanggang may patayan po sa gabi, sumasama po yung mga reporter, hindi lang po Reuters, oh, lahat po ng mga ano, photographers at reporters, sumasama po sa mga punerarya na may pick up ng patay. So hindi lang po yung namatay sa Danlaban, pati yung mga itinatapon sa mga vacant lots, no? So, yung mga may masking tape, may mga karatula. So, pero sino nagsabi sa inyo, Mr. Mogato, na ang presyo po doon sa mga personalidad na papatayin, nagre-range from 20,000 to 60,000? Because we have invited Mr. Manuel Mogato from Reuters, no? The last time that we have invited him ay during sa committee ng human rights. Unfortunately, Colonel Patay is not around right now because we remember in the last hearing that we conducted, you mentioned about those not petty crimes, but those small crime that was committed in accordance with General Rodriguez, yung namatay na general na nagsabi sa iyo. Hindi po Rodriguez, Your Honor. General Mendoza. Mendoza. Mentioned, no, about doon sa mga killings that are being paid 10,000, 20,000, and so forth. Can you kindly reconfirm, Mr. Mogato, yung tema nung iyong ano, nung iyong report during that time that you have interviewed Colonel Patay? But surely in the next hearing, Colonel Patay will be going to be here. Sige, go ahead, ano, Mr. Mogato. Your Honors, good evening po, no. Maraming salamat at I was invited again, and for the record, I just want to clarify that I'm not a member of Rise Up. Kasi sa COMSEC, member ako ng Rise Up. So I just want to clarify. Ano po ako, journalist sa nang dati ng Reuters. So ang ginawa po ng Reuters, gumawa po siya ng maraming storya, at least 10 special reports. From April 2016 up to December 2017. Sampung reports po yan, special reports about the drug war ni Pangulong Duterte. And in the final report in December, we said that the PNP has, at that time, si General Bato, ang PNP chief, has personally handpicked several policemen assigned in the Davao area, Davao region, including Colonel Patay at that time, who was from Tagum, and assigned them in Station 6 in Quezon City, sa Batasan. And for several months that they were in Quezon City, naging ground zero po ng EJK o ng drug war killings yung Quezon City, at more than 100 people were killed in during those times, no? And na-interview po si Colonel Patay nung kasama ko ni Andrew Marshall when he was already assigned in Pampanga as CIDG, no? Hindi na po siya sa Quezon City. And yung sa aming investigation, no, meron po silang social media accounts itong mga member ng Davao Boys, ang tawag namin, na nagmamalaki sila na kung ang drug addiction daw o drug problem ng ating bansa a disease, sila daw po ang cure. At may isa pa lang sabi na ano bang special skills nyo, bakit kayo din nila sa Quezon City? At sinasabi ng isa na ang special skills daw nila ay kill, no? So lahat po nung ano na records nung at that time nung 2016, eh masyado pong mapait ang ating PNP sa mga reporters. Lahat po ng kanilang progress report
special report, mga ballistic report, autopsy report, ibinibigay po sa ating mga reporters. Kaya nakapag-compile po kami ng maraming reports galing sa pulisya all over Metro Manila. Lahat ng drug war killings. At gumawa po kami ng report na minamap po namin kung saan nangyayari yung mga patayan, at yun po, karamihan sa mga patayan ay nangyayari sa Caloocan, sa Manila, sa Manaba, at sa Quezon City. Sa Quezon City, ang pinakamaraming pangyayaring patayan ay doon po sa Station 6, kung saan si Colonel Patay yung commander at that time. So, dahil po dyan, yung aming report nakatawag ng pansin. Actually, Your Honors, hindi lang po ang Reuters ang gumagawa ng drug war stories. Lahat po ng media, local at foreign, gumagawa po ng drug war stories. Pero kami lang po ang nagtyaga na magsulat mula umpisa hanggang dulo para pakita na sinasabi namin na ang mga pumapatay, pati yung sinasabi nilang riding in tandem at vigilante, ay pwedeng police din po ang gumagawa. And then, in other words, Mr. Mugato, you were saying that you have a direct communication with the different station commanders all over the NCR during that time? Nung simula po. Meron kayong parang text group? Wala pong text group. Kasi binibigay po nila yung report eh. Ah, yung so, kopya. So in other words, lahat ng mga nung una po, from July 2016 hanggang December 2016, napakabait po ng ating mga police at sinishare po nila lahat ng data. Kasi pag may patayan po sa gabi, sumasama po yung mga reporter, hindi lang po Reuters, no? Lahat po ng mga photographers at reporters sumasama po sa mga funeraria na may pick up ng patay. So hindi lang po yung namatay sa nanlaban, pati yung mga itinatapon sa mga vacant lots, no? So, yung mga may masking tape, may mga karatula. So kailan siya natigil? Kailan sila nagigpet sa mga reporters on not relating anymore those reported killings? Pagdating po ng Abril 2017, nung mag-file po ng kaso si Senator Trillanes sa ICC, nagsara na po ang gripo ng ating PNP. Wala na po silang binibigay na report sa amin. Pati po yung pamilya ng mga biktima ay hindi na rin binibigyan ng report. Pero sino nagsabi sa inyo, Mr. Mugato, na ang presyo po doon sa mga personalidad na papatayin nagre-range from 20,000 to 60,000? Kasi you were saying before, di ba, meron kayong sinasabi na sinabi sa inyo ni General Mendoza. Si General Mendoza po kasi bumawa siya ng isang special report on EJK na sinabit niya po sa CBCP at that time. Ang alam ko, ang pinagbigay niya ng kopya ay si Father Intengan. Si Archie. Si Father Archie Antengan ng Ateneo? Opo. Kasi doon po kami nag-meeting sa opisina ni Father Archie sa Ateneo. Doon po namin ini-interview si General Mendoza. So doon po na binibigay po niya yung nabigay niya sa amin report. At sa report niya, may reward list, nagsisimula po sa 10,000 pesos sa ordinaryong drug user or courier or street peddler. So 10,000 po. Pagka medyo may posisyon, barangay captain o mayor, tumataas po yung presyo. Magkano pag mayor po? Ang alam ko parang 50,000 po. Pag congressman? Ay, wala po eh. Wala naman na. Hindi ko po alam kung may member ng Congress na involved. Anyway, meron din po kayo sinabi na active pa yung isang PNP ngayon na nandito po sa loob ng ating pong PNP organization. Pero during that time, you were not able to reveal it, correct? Opo, kasi meron po kaming pangako doon sa police officer na hindi po namin siya
bibigay yung identity. Kasi alam niyo po, yung mga reporters po, kami mga journalists, nabubuhay sa trust ng aming mga sources. So ayaw po namin sirain yun. Yung active officer po na yun, ibinigay po sa amin ni General. Kasi nalaman po ng mga editors ko na hearsay lang po yung report ni General. Kasi hindi po siya yung actual na nakakaalam nung Opland double barrel at nung kalakaran o nung reward list. Kaya sabi namin, kung pwede mo kaming ipakilala dun sa iyong source na mismong nakakaalam nung kalakaran. Kaya isinama po niya sa isang meeting sa isang restaurant sa Green Hills itong active duty na PNP officer para ikwento sa amin yung kalakaran. Pati yung sinasabi ng police na kasi nga, nung unang panahon, pagka nagkakaroon lang ng laban, hindi lahat namamatay. May tumatayo. No? Kung maalala nyo, sa, may pinakita kayong video kay Murillo na nabuhay siya. No? So, because of that, nag-meeting uli yung mga PNP ang sinabing, huwag nyo nang buhayin yung mga suspect. So, meron po kaming story na ginawa yung dead on arrival. Kasi nga po, pinapatay na yung mga drug war victim bago pa dumating na ospital. At paano po naming nalaman na pinapatay? Kasi sa autopsy report, lumalabas na yung mga tao po ay binaril ng malapitan. Paano po malaman na binaril ng malapitan? Kasi meron pong tattooing sa katawan at sa ulo yung mga biktima. Kasi kung nagkaroon po ng encounter o labanan, wala po yung tattooing kasi malayo eh. No, malayo po yung, wala pong gunpowder burns dun sa katawan ng namamatay. Ito po, sabi ng doktor, malapit, no, kasi nga may tattooing at pati yung trajectory ng bullets hindi nagsasuggest na may encounter. So talagang tinutuloy na po yung mga ilang drug war victims para hindi na mabuhay at tumayo. Kasi maraming insidente na tumatayo yung kanilang nabaril pag dumarating na yung soko para mag-imbisiga. Okay, Mr. Chairman, kasi we have already somehow established yung killings doon sa correctional. And this time, this is something that we have to focus as well. Dahil marami po yung mga biktima na namatayan. According sa kanina kay Mr. Jokno, more than at least a little bit of 20,000 no ang naging biktima po nitong Dragon War. And basically ano, Mr. Mugato, we will be inviting you over again no kapag andito na po si Colonel Patay. And I hope that Colonel Patay will somehow have a change of heart no and reveal everything in this quadcom for us to really see and peret talaga yung katotohanan no. And kay ano naman po kay Ma'am Garma, can we also require you to submit your SALN during your incumbency as a GM of the PCSO? Can we expect to submit that to us in the next hearing? Yes, thank you. And also sa ano natin sa PNP, I think Colonel Villela is still active, ano? Nasa Krami po ba si Villela? Yes, Sir Honor. Krami pa daw. What ano po siya? Directorate? DITCM ba siya? ITMS. ITMS, sir. ITMS. Yes, okay, sir. So please, his presence is required in the next hearing. Yes, Sir Honor. Okay. Siguro for now, Mr. Chairman, yun lang po muna. And, naging pulisan at attache ba siya sa New York? Sa Washington daw, sir. Ha? Washington. Sa Washington. Sa Washington. Naging, how many years siya naging police attache sa Washington? I don't know the exact, maybe 2 to 3 years, maybe. Tatlong taon siya. Maybe, sir. Hindi ako sure, sir. Nag-stay sa Washington. Yes, sir. All right. That's the reason why.